At kaugnay po sa TRO, sa curfew ordinance, mga kapanayam natin live dito sa studio, katabi ko, Quezon City Mayor Herbert Bautista. Mayor, good morning. Welcome morning, sa unang hirit. Good morning. Anong hakbang ng Quezon City government dito sa TRO ng Supreme Court sa curfew? May balak ba kayo mag-file ng MR? Ang una, wala pa kami natatanggap ng official from the Supreme Court. Pero ang nabasa ko sa mga pahayagan ay binibigyan kami ng 10 araw upang sagutin yung pleading tungkol sa kaso ng TRO, no? And yun lang so far, no? And kami naman, we welcome yung issue na yan ng sa gayon ng Quezon City government ay mag-guide kung paano yung dapat pero, na implement yung ang tawag namin discipline hour, hindi curfew. Anong naging effect ng discipline hour na yon sa Quezon City? Ano to eh, pinirmahan ko noong 2014, July 31, 2014. Then ito yung panahon ng mga nagrarambol, nagbabatuhan, binabasag yung salamin, di ba? So, pakalat-kalat yung mga bata. So, nung in-impose namin to, bumaba talaga siya. Okay. And, so, maganda nag-i-epekto? Oo. Tapos ito rin bottom yung panahon line. na ginagamit ng mga sindikato, yung mga bata pumapasok sa loob ng bintana, pumapasok sa mga shop, nagnanakaw. In fact, umabot doon sa point na yung mga bata sobrang bold na nangu-hold up na rin sa loob ng mga public schools. Yes. Public sa schools, araw, ha? Sa araw. So, may dala mga patalim. Oh, dahil bold na sila eh. Mm-hmm. Ano, matapang na sila na alam nila, sagot sila ng batas. No? Pero doon sa ordinansa, paano ba implementasyon? Huhulihin sila o paano ba? Hindi, may fine yan. Tatlong levels of parusa. No? At ang pinarurusahan yung magulang. Mm-hmm. Yung una, kukunin yung bata at tawagin yung magulang, counseling. Yung second, may fine na 2,000 pesos. Okay. Tapos, community service, yung magulang din. Hindi bata. Tapos yung third, mas mataas ang konti yung fine. Pero we cannot go more than 5,000 pesos kasi nasa local government code yun. So, 5,000 pesos or 6 months imprisonment ng mga magulang or both. So, hindi labag sa juvenile act na sinasabi? Wala naman. Bakit hindi kayo nakapagpaliwanag sa Supreme Court? Ano pa yan eh? Hindi pa namin natatanggap yung official document na tinitira ko kami. So you have 10 days. And then, pag nakuha namin, 10 days, sasagot kami. Since 2014, sabi nyo, napirmahan nyo na, was it strictly implemented? O ngayon na lang na bago ang... Yung, kasi ang sinasabi ng lahat, dahil medyo dati trend, na palang may ganyan eh. Bakit ngayon lang nararamdaman? Siguro ano, ang pakiramdam ng mga tao, parang hindi talaga siya nararamdaman dahil tumahimik eh. Because iba-iba yung mga issues. Pero ngayon na-intensify yung campaign against illegal drugs. At maraming nagtutumbahan na saan-saan, di ba? So takot na rin lumabas yung mga bata. Tapos biglang nag-file tong spark na, teka muna, parang labag sa aming karapatan to na gumalagala sa kahit anong oras at lumipat sa kung saan mga lugar. Sa mga kaso bang natatanggap sa Quezon City, mga ilang taon kasi... Diba nagkakatalo-talo nga na ilang taon ba dapat ang pwedeng pagbigyan age na, of criminal liability? Oo, na ibaba na lang yung age pagdating sa criminal liability. Kaya nga, hindi namin pinarurusahan o hindi namin binibigyan ng pinapatawa ng parusa yung mga bata. Eh, no? Kasi ang ordinansa ng curve ng discipline hour is 18 years old and below. So 17. No? Tapos ito naman, sumusuporta lamang sa JJWA, yung Juvenile Justice and Welfare Act. No? So, ang Juvenile Justice and Welfare Act naman, 15 years old, yung pwede mong patawan ng parusa. No? Pero hindi dapat parusa dahil kailangan palalayain mo, kakounseling mo, kapag ka nahuli ulit, depende sa discernment ng social service, ng social worker, pagka nalaman niyang paulit-ulit na lang to, tsaka siya kakasuhan ng tutuluyan, sasabihin sa korte, yung korte, ilalagay siya sa mulave. Yung aming nakahiwalay na lugar kung saan nire-rehabilitate yung mga children in conflict with the law. So okay. with this TRO, ano ho ang balak gawin ng Quezon City government to still keep the streets safe tuwing gabi? And ang binigyan kasi ng TRO yung city ordinance na, on discipline hour. Sa barangay level, meron ding mga ordinansa na discipline hour. So sila pa rin, patuloy pa rin nila yung implement yung kanila. Kasi hindi naman yung barangay ordinances ang pinatawan. So, balikan ko lang yung anti-drug campaign. No? Matindi yung dalawang opisyal, Quezon City. Yes, kahapon may natumba, Quezon City. Yeah. At may rango yun, ha? Inspector. Di ka ba nagulat? Kasi itong mga ito, under your watch din as mayor, di ba?
Di ka ba nagulat na nasangkot itong mga official na ito? May mga local government official na rin daw na sangkot sa droga. Hindi ka ba nababahala na, alam mo na, by association? Ako, hindi ako nababahala. Alam mo ba, simula na naging mayor ako dyan, wala akong hold sa ina-appoint ng PNP. Number one yan. Number, kahit na nakalagay sa napulcom sa law na kailangan magbibigay ng tatlong list at mamimili yung mayor o yung governor. Hindi ka nakialam doon? Wala akong alam. Kasi may mas mataas sa aking, di ba? Oo. So number one yan. Sobrang taas. Sobra. Number two, I do not meddle into the affairs of the police because they're technically capable sila eh. Alam nila yung sino yung taong ilalagay sa kung saan. Mm. Sa presinto, sa directorial staff, etc. No? So, pero hindi ka ba nagulat na dahil nga sila yung mga sangkot, kaya talamak din ng droga sa Quezon City? Well, nagulat ako dahil I never thought na may ganun silang angle. No? But you know, para sa akin, inosente pa rin sila until proven guilty. No? Okay. But you know, yung pagdami naman ng droga sa Quezon City, it's not just Quezon City. It's all over Metro Manila. Mm. 92% all over the country. I mean, you know, but again, I just want to make it clear. Kaya nung naupo si INCRPO Chief Albay Alde, at saka si QCPD Director Eliazar. At on the onset, sinasabi ko, teka muna, kayo ba ay in-appoint dito because of a particular influence of an institution or of several individuals? Mm. Uh-huh. Sabi nila, hindi po. Buti naman. Kasi ako, simula noong 2010 na naging mayor ako, eh, isinusubo na lang sa akin yung kusino yung chief of police. Lahat ang na-appoint dyan ay divine providence. Diba? Hindi lang divine providence. Hulog na lang. Hindi lang divine providence, saka yung mga malalakas ang boses. Pero Mayor, kumusta crime rate sa Quezon City? With this campaign, kamusta ang... May binababa? Ah, malaki. Malaki. In fact, ang nangyari nga nung nag-automate, naging... May IT na ang PNP. Dati binablatter, hindi nagbablatter eh. Nung ano lang, di ba, parang para ma-promote siya into major, colonel, etc. Pero ngayon, naka-blatter na, e-blatter, diretso na sa krami, aba, talagang tumaas. May percentage kayo, Mayor? Bumaba siya ng 40. 40%? 40%. Wow, halos kalahati na bawas, ha? Okay. Pero kahapon, may mga na-carnap na naman ng motorsiklo. Oh, so, illegal parking. Mayor, Herbert Bautista, maraming salamat. Thank you. Good luck. Thank you.